Araw po sa inyong lahat. Again, this is Pastor Jesse Ligaya, bumabati po ng mapagpalang Wednesday, sapagkat ngayon po ay atin pong midweek Bible study. So, tayo naman po ay darako sa Panginoon sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. At pinupuri natin patuloy ang Panginoon, pinapasalamatan. Again, sa lahat po ng pagpapalang binibigay niyo sa atin. Like what I said, we need to be thankful with everything. Ito man ay problema, ito man po ay pagsubok, o ito man po ay pagpapala na binibigay ng Diyos. One thing we need is to be thankful in everything. Yan ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita. Of course, ngayon pong month of August, ito na po yung ating pong camp. So, especially for those of our members who are joining us for our camp this coming 26 to the 28th. Ano po yan? Friday hanggang Sunday, the month of August. Ang bilis po ng panahon. Now, dahil po dyan, because of that, sa August 28, Sunday po yan, yung pong mga kapatiran po natin ay nasa camp. So, wala pong service dun po sa ating usual place na ginagamit sa Civitos. But rather, if you cannot make it for the whole camp, if you want to join us either Saturday or Sunday, dun po sa camp. So, reminder po ano sa mga kapatid po natin. So, wala po tayo sa church, yung pong physical church na ginagamit po natin on the 28th. Ang ating pong worship ay magaganap sa ating pong camp. At ang ating pong speaker for that Sunday will be Pastor Riwel Tika. So we are excited. Dito po sa nalalapit po nating camp. So huwag po ninyong kalimutan. Ano po? But of course, again, this coming Sunday, 9:30 in the morning, tayo po muli magkakaroon ng worship time dun po sa ginagamit natin, kasi I think third Sunday pa lang ito, itong darating na Sunday. Ang camp po natin will be 2 weeks from now. So, magkita-kita po tayo 9:30 in the morning this coming Sunday sa Civitos, dun po sa ating place of worship. Ano? Okay, so I think yun lang po yung ilan nating pagbabalita. And at this time, darako na po tayo sa ating pong prayer time. We will be bringing again our prayer request before God. So sa oras po nito, let us come to God and let us pray. Heavenly Father, tonight we're coming before Thee. We are thanking You, Lord, for again the privilege that we can pray, we can bring our petitions. Muli, Panginoon, sa aming pong paglapit sa oras na ito, nalalapit ko po ang aming pong mga kapatiran na may mga karamdaman. I pray, Panginoon, si Aurora Fernandez, ang sister niya, Ate Presi. I continue to pray for Alan Cloud. Nilalapit ko rin, Panginoon, yung continued healing ni Brother Arnais. Para naman po doon sa mga kapatid namin, asking for continued health, I pray for my dad, Felix Ligaya, in the Philippines, my wife, Laville, si Brother Jeff, si Anna Tevez, Lord. Patuloy mo, Panginoon, silang bigyan ng kalusugan ng pangatawan.
ganun din sa oras na ito, Panginoon, pinupulit, pinapasalamatan ka namin, Lord, for all the blessings that you're giving us. Lord, continue to help us to be faithful to you and for our lives to be committed to you. Nalalapit ko rin, Panginoon, sa oras na ito, maging ang mga kapatiran po namin, mga pastors na aming pong tinutulungan sa Pilipinas, we continue to pray. Our mission that you will continue to bless and use, Panginoon, ang mga gagawang ito. Gamitin mo sila. Ganun din, Panginoon, I pray for our camp this coming 26th to the 28th of August. Gagamitin mo ito, Panginoon, for us to grow in our spiritual life. Pagpalaya mo, Panginoon, yung lugar na gagamitin po namin. At ikaw ang magpalatagay ng Diyos hanggang matapos ito. Lord, pinupuri ka na namin sa gabing ito, sa iyong kalwalhatian. We believe that you are an answering God. In Jesus' name, Amen. Muli po, Pastor Jess Ligaya po. Tayo naman po idarako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. The Book of Galatians. Dito po natin kukunin po yung ating pong pag-aaral. Chapter 2 of verse number 20. Isa po ito sa pinag-aralan po ng ating mga men's, pong ating men's Bible study time. Pero gusto kong pag-aralan po natin at tingnan pong muli. It might be that some of you are familiar with this particular lesson kasi pinag-aralan po lang natin to siguro almost a month ago doon sa aming mga men's, doon sa aming men's Bible study. Pero gusto ko pong tingnan po natin sa oras na ito, muli yung pong itinuro po sa atin from this particular verse. I know that you might be familiar with this particular verse, Galatians chapter 2 and verse number 20. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. In verse number 20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Wow, napakagandang talata po na ibinigay po sa atin ni Apostle Paul. Ano ho? At titignan po natin kung anong tinuturo. What are some of the principles, biblical principles, na makukuha po natin at this particular verse na ibinigay po sa atin ni Apostle Paul. But before that, let us pray. Your Heavenly Father, we're coming to you. Thank you, Lord, for this opportunity again for us to study, to come before Thee. Devote ourselves, our time, studying Your Word. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon, for us to grow spiritually sa aming pong paglakad pananampalataya. Sana po every time that we could hear those spiritual truth in our lives, hindi lamang po marinig namin yung iyong turo. But of course, dear Heavenly Father, we could hide those spiritual truth in our hearts. Para po kami lumago sa aming pananampalataya. Thank you, dear Heavenly Father. Bless this study in Jesus' name. Amen. So dito po sa Galatians chapter 2, verse number 20, which I said one of a very familiar verse. It might be that some of you could even recite this particular verse by heart. Meron pong ilang mga bagay na makikita po tayo na gusto ni Apostle Paul na ating pong ipamuhay bilang isang mananampalataya. How do we need to conduct our life
As a child of God, ano yung dapat nating ipamuhay bilang isang mananampalataya? Ano yung dapat na makita sa atin ng Panginoon? At dito po sa talatang ito, makikita po natin ang ilang pong mga principles na itinuturo po sa atin ng Biblia. At isa po sa makikita po natin dito, it takes commitment to Christ to be able to live the kind of life that God wants us to live. Yun pong klase ng buhay ang gusto ng Diyos na atin pong ipamuhay, atin pong ilakad bilang isang mananampalataya. You know, Christian life is not a bed of roses. Alam mo ninyo, every day we will be facing spiritual warfare. Yan po ang reality. At lahat po tayo dumadaan po dyan sa gera sa ating pananampalataya. Alam po ninyo, malapit nang bumalik ang Panginoong Jesucristo. His coming is very, very soon. And the devil is doing double to deceive. Yung pong mga tao na nakarinig ng salita ng Panginoon, and then they profess. At alam ho ninyo, sabi nga eh, hindi lahat ng pumapasok sa church mananampalataya. Ano ho? Meron ding mga pseudo-Christians. Yung bang hindi naman talaga mananampalataya. Nakakala mo mananampalataya. Alam ho ninyo, madalas sa buhay natin, ang diablo will be going inside the church. At alam po niyo kung merong isang bagay na ayaw ng diablo na gawin po natin, that is the word commitment. Yung for us to be committed, yung matutunan po natin na ibigay sacrificially our life to whom we love, and that is the Lord Jesus Christ. Ayaw niya tayong gumawa ng commitment. Marami po tayong makikita ng mananampalataya, and it might be you have experienced this in your own church. Marami tayong mga tinatawag na Christian who move from church to church. Makikita ho ninyo for a few months, pupunta yan doon sa church, aatend yan. And then after a few weeks, a few months, year or years, hindi nila makikita ulit. And then all of a sudden you will learn na nasa iba na siyang church. And sometimes the reason is the word commitment. Ayaw nilang magstay sa isang church kasi alam nila magkukumit sila ng buhay sa Panginoon. Ayaw nilang meron silang bahagi sa gawain ng Panginoon. Kasi alam ho ninyo, ang commitment, mga kapatid, should be a consistent. It should be consistent. May consistency. You know, you cannot commit your life without consistency. Na kailangan patuloy. Hindi tayo maglilingkod sa Panginoon dahil lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, sa paligid po natin, ay pabor para sa atin. You know, we are not serving God because things are all okay. We are being blessed. We are receiving things, could be material things,
And then, tsaka lang tayo maglilingkod sa Panginoon pag merong mga blessings. Pero pag wala na, pag dumaraan na tayo sa karamdaman, sa suliranin ng buhay, nawalan tayo ng trabaho, makikita natin yung mananampalataya na wala na yung commitment sa Diyos. And in fact, that is what Paul was telling us in this particular verse. Makita po natin yung kahalagahan na itinuro po sa atin ni Paul from verse number 20. Once you commit your life, kailangan consistent ang paglilingkod natin, yung commitment natin sa Diyos. Hindi patawing-tawing. Our faith should not be wavering. Sabi nga, being tossed to and fro. Kung nasa yung alon, nandun tayo. Hindi natin magawang makapag-commit sa Panginoon pag dumaraan na tayo sa problema. Pag dumaraan na tayo sa karamdaman. O marahil, yung iba, talagang ayaw lang mag-commit sa gawain ng Panginoon. Pansinin po natin ang sinabi po ni Apostol Pablo, dito po sa talatang binasa po natin sa Galatians chapter 2 and verse number 20. Ang sabi niya, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. But it is Christ. Isang bagay po na makikita po natin sa buhay natin bilang isang mananampalataya, as we commit our lives to God, unang-unang gagawin po natin is this. We must die to sin. Ano ang nagpapalayo sa atin sa Diyos? Ano yung mga bagay na po pwede magpalayo sa atin sa Diyos? You know what? Sin. Sin in our lives. Yan po ang isang bagay. Kaya po, ang sabi ni Paul sa talata, again, as I read, sabi niya, I have been crucified with Christ. Una sa lahat, this is somehow I believe in reference to His salvation. When He accepted the Lord Jesus Christ, now He knows that He is now crucified with Christ. You know, Paul taught the Romans. At isang bagay na itinuro niya dito po sa Book of Romans, sabi niya, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slave to sin. Romans chapter 6, verse number 6. Since we are now crucified with Christ, namatay na tayo, kasama ng Panginoong Hesukristo, in other words, nakakilala na tayo, we are now saved, we now belong to the family of God. Ang sabi niya, yung pong ating lumang pagkatao had been crucified with Christ. We are no longer living a life that is away from God. We are no longer living a life of sin. And we are no longer, sabi ni Paul, sa Romans chapter 6, slave to sin. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Meron na po tayong freedom. Binigyan po tayo ng Panginoong Hesukristo ng freedom. Freedom from death. Freedom from destruction.
And you know, the Lord Jesus Christ gave us victory. Binigyan po niya tayo ng pagtatagumpay laban sa kasalanan. At alam mo ninyo, yan po ang kagandahan sa buhay natin, mga mananampalataya. Yung pong salitang redeemed, tayo po ay binili na ng Panginoong Jesucristo pabalik sa pamilya ng Diyos. And that's why our past lessons, we studied that we are now adopted. Tayo po ngayon ay kabilang na muli sa pamilya ng Diyos. Romans chapter 6, verses 1 and verse number 2. The Bible said, "What shall we say then? Shall we continue in sin, that the grace may abound?" In verse number 2, it says, "God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein?" In other words, since we are crucified with Christ, we are dead to sin. We have been forgiven of our sins. Christ redeemed us. Christ atoned us. We now belong to the family of God. Ang sabi ni Paul sa Romans chapter 6, how can we continue in sin? We should no longer continue living a life of sin. Why? Because we are now dead to sin. Since we are dead to sin, sin don't have any more power in our life. Wala na pong kapangyarihan ang kasalanan sa buhay natin. Why? Because we are now dead to sin. Yan po ang isang bagay na makikita po natin. One of the things that we will know once a person died, alam po natin, ano, umiiyak tayo, nalulungkot tayo. We go through the process of grieving when there is physical death. We know because there is this separation from physical life. Yung tao na dumaan at namatay. Diba? Hindi na ho yan nagre-response. Ano man ang gawin ninyo sa isang taong namatay na physically, they don't respond. Yan ang isang bagay na makikita po ninyo. And that is why we know that when we said that we are dead to sin, our life in Christ will no longer respond to those things, to those things that are living in darkness, doon sa mga bagay na tumutukoy sa kadiliman. Kaya po mapapansin po natin, isang bagay na dapat po natin gawin is this. We must live a life that the Lord and His will have dictated. Therefore, what we need to do now is to live our life for Christ. Dapat tayong mabuhay para sa Panginoong Jesucristo. John Piper wrote, ito po ang sabi niya, as I quote, "We are alive to sin, and believing in sin, and following sin, until the cross unleashes on us the conquering love of God, and constrain us to see that we are straying, we are erring, we are self-destructing in the path of sin. And when the cross releases that power in us, we die
to sin, and we awaken to the beauty of righteousness in the posture of our all-satisfying shepherd. Unquote. Alam po ninyo ang sabi po ni John Piper, pag nakilala na natin ang Panginoong Hesukristo, we are no longer living a life away from God. We are no longer living a life of erring, yung pong kasalanan, yung pagkakamali, even self-destruction to the path of sin and death, ang sabi po sa atin ni John Piper. But instead, ang sabi niya, when the cross or the power of the cross releases us, the Lord Jesus Christ now gave us the power, and we no longer live a life of sin. Nandun na po yung tinatawag po nating transformation. Nandun na po yung pagbabago ng buhay. Sabi nga ni John Piper, we are awakened to the beauty of righteousness in the posture of our all-satisfying shepherd. Now, God is our shepherd. Sumusunod tayo sa Kanya. He is our shepherd. We are the sheep. We are following God in our lives. Colossians chapter 3, verse number 3, the Bible said, for you have died and your life is hidden with Christ in God. Alam mo ninyo, hindi natin kayang paglabanan ng kasalanan. Ano, yung kapangyarihan ng kasalanan. Napakahirap pong pagtagumpayan yan. Because we are still living in the flesh. At sino ang kailangan natin sa buhay natin? We need Christ. We need the power of Christ. We need the Holy Spirit that will continue to fill our hearts and our lives with the things that pertains to God. Not unless we will be able to allow our lives to live a life that is committed to Christ on a daily basis. Paul said, I die daily. Paul always present his life to God, and he needs to die to sin every day so that he will be able to live a life, a committed life to God. Christian must surrender all for Christ. What we need to do is we need to surrender everything to Christ. Galatians, again, in chapter 2, verse number 20, it says, it is no longer I who live. It is no longer Paul. But it is Christ. Yung kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo, he was able to commit his life to God. Because now he recognized that he no longer live his own life, but instead a life that is surrendered to Christ. Kaya po mahalaga po sa atin ang commitment natin sa Diyos, because yan po ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan para po tayo patuloy na maging malapit sa Panginoong Hesukristo. Not unless we will learn to commit our lives to God on a daily basis. There's no way for us to be able to surrender all to Christ. Nahihirapan tayo na isuko. Marami tayong mga bagay na dapat isuko natin sa Panginoong Hesukristo. Ano yung mga bagay na dapat nating isuko sa Panginoong Hesukristo? What are some of the things that you still bringing in your Christian life that a lot of times we fall into sin because we cannot surrender that to Christ?
ano yung mga bagay na yun na nagpapabagsak sa inyo to commit your life, to surrender your life to Christ, to be totally committed to Christ is allowing Him to guide us in our lives. Once we learn to commit our lives to Christ, we are allowing Him. Inahayaan natin ang Panginoong Jesucristo to guide us in every facet of our Christian life. Mahihirapan po tayong magwagi laban sa kasalanan if we will never learn to commit our lives to Christ. He's the one who will guide us. Siya po ang palaging tutulong sa atin. You know, the intimacy of this truth are staggering. It is mind-renewing. It is faith-building. Christ lives in and through us. Ang Panginoong Jesucristo po ay nananahan na sa ating puso. At gusto ho niyang hawakan ang buong buhay natin. We cannot commit anything to Christ and then at the same time half of our lives are still committed to sin. We need to totally give our lives to Christ. And the life that I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God. Again, from Galatians chapter 2, verse number 20. Alam mo niyo, napapagtagumpayan ni Paul to live a life away from fleshly desires. Life that will bring him away from God. Because he learned to give and to live by faith in the Son of God. Sa oras na ito, how's your commitment to Christ? Yung bang buhay natin is fully surrendered all to Christ? Ikaw ba'y nabubuhay patuloy ng may paglilingkod sa Panginoong Jesucristo? I hope, like Paul, what he said in Galatians chapter 2, verse number 20, he said, I am crucified with Christ. Everything. His life is fully surrendered. His life is fully committed for the Master's use para magamit siya ng Diyos. I hope tonight you will do the same. Kaibigan, it might be you don't know the Lord Jesus Christ in your life. I am inviting you to accept Him. I will guide you to a simple prayer. If you want to receive the Lord Jesus Christ, I want you to follow this prayer. And this is the prayer. Dear Heavenly Father, I am coming before Thee. I accept I have sinned against You. Forgive me of all my sins. I am inviting You into my heart as my Lord and personal Savior. Save me today in Jesus' name. Amen. Friend, if you accepted the Lord Jesus Christ and followed me in that prayer, today is your salvation. Again,
This is Pastor Jesse Ligaya saying, may God bless you.